Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, July 22, 2022. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isinusulat ang sariling SONA speech. Maasahang lalamanin ng talumpati, alamin. Ang dapat siguro magpaliwanag niyan, go to the source, sino nag-post niyan, ano ba ang sources mo niyan, pakipaliwanag mo nga. Samantala, Executive Secretary Vic Rodriguez, kumakalat na report online na nagbitiw na sa tungkulin, pinabulaanan. Ang mapayapang kilos protesta para po ipaglaban ang agenda ng mamamayan. Laban kung laban, matapos ma-deny ang permit to rally. Apela ng grupong bayan na pagbigyan ng Quezon City LGU. Habang permit to rally ng grupong pro-Marcos na PBBM, aprubado na rin. State of calamity dahil sa COVID-19 sa bansa, mapapaso na sa Setyembre. Health Department, inatasan ni Pangulong Marcos na rebyuhin na ang nilalaman nito. At sa ating good news segment, tumataginting na 1.6 million pesos na cash na iwan ng isang pasahero. Ibinalik ni Kuya Driver. Magandang gabi, buena mano sa ating newscast. Pinagbigyan ng Quezon City LGU ang progresibong grupong bayan sa kanilang hiling na makapag-rally malapit sa Batas ang Pambansa sa araw ng SONA sa Lunes. PNP tuloy-tuloy naman ang paghahanda sa seguridad at nagsagawa na ng send-off ceremony at simulation exercises. May balitang A to Z si Kim Salinas. Pinapayagan na ng Quezon City LGU ang apila ng grupong bagong alyansang makabayan na makapagsagawa ng kilos protesta sa Commonwealth Avenue sa araw ng SONA sa Lunes. Ito'y matapos ibasura kahapon ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS ang kanilang request na mag-rally dahil ayon sa QCPD ay banta ito sa seguridad. Pero sa pahayag na inilabas ng Quezon City Government ngayong gabi, pinapayagan na ang grupo na magdaos ng kanilang programa sa eastbound ng Commonwealth Avenue hanggang Tandang Sora Avenue. Matatandaan na mas naunang binigyan ng permit to rally ang grupong PBBM o Philippine Build Better Movement na umaayon sa Administrasyong Marcos. Kaya ang pahayag ng grupong bayan... Ginagtaka kami, anong nangyari dun sa sabi nila no rally zone pero pag supporters pala ay pupwede. Nakatakdang ganapin sa Batasan Hill sa tapat ng President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City ang pagtitipo ng pro-Marcos group na PBBM. Giit ni Bayan Secretary General Renato Reyes Jr., hindi patas ang pagpapatupad ng batas. Ang nakakalungkot dyan niya, hindi pantay talaga yung aplikasyon ng batas. No? So merong pinapabura yung mga supporters pero yung mga bumabatikos o yung mga may hinaing, gusto nila sa pinakamalayong pwede sa Quezon Memorial Circle. Pero yung mga kakampi nila, yung mga papalakpak, gusto nila doon malapit. Sa ngayon ay minamadali na ang paggawa ng effigy ni Pangulong Marcos Jr. na dadalhin sa kanilang protesta. Sa pagdaraos ng isang mapayapang kilos protesta para po ipaglaban ang agenda ng mamamayan. Yung maging itsuri nito ay si Bongbong Marcos na mayroong party hat. Ang moda kasi niyan ay parang panunumbalik sa Malacanang at may diwa ng parang pagpaparty. No? Nasa ibabaw siya ng isang mataas na upuan, tapos mula doon makikita yung paghihirap ng mamamayang Pilipino na nasa baba. Depensa naman ng PNP sa kanilang unang rekomendasyon na i-deny ang permit to rally. Previous experience, yun ang lumabas sa ating threat assessment na hindi natin sila papayagan doon po sa kahabaan ng Commonwealth going to HOR. Pero ngayon, pinayagan na ng LGU ang mga progresibong grupo at paalala ng Quezon City Police District. So within the designated place lamang po sila dapat. Okay, but for any eventualities na sila ilalabag ay kami po ay nakahanda kasi meron nga kaming mobile CDM eh. So, the maximum tolerance, but definitely pagka meron po talagang hindi natin na mga sumaway o mga lumabag doon sa ating batas, i-implementa po namin ang kailangang implementa. We will enforce the law.
Kanina ay ginanap ang send-off ceremony ng PNP pati na rin ang simulation exercises para sa mga naka-duty sa SONA. Humigit kumulang 22,000 ang magpapanatili ng kaayusan at seguridad sa darating na SONA ng Pangulong Marcos Jr. sa Lunes. 4,000 dito ay magmumula sa QCPD. Checkpoint and border control points is 24 hours na po na nagsimula pa kagabi at kasama po dyan yung implementation ng ating gun ban. Naka-full lockdown na rin ang mismong batasang pambansa bilang seguridad sa COVID-19. Idiniklara naman ng CAAP na no-fly zone ang batasan area, habang sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas sa Quezon City sa araw ng SONA. Para sa Balitang A2C, Kim Salinas. Taon-taon ang State of the Nation Address ng Pangulo ng Pilipinas. Sa Lunes, matutunghayan ang unang SONA ng 17 punong ehekutibo ng bansa na si President Ferdinand Marcos Jr. Ano kaya ang inaasahang marinig ng mga Pilipino mula sa kanya? Alamin sa Balitang A2Z ni Micaela Ilaw. Food security, presyo ng petrolyo, at issue sa West Philippine Sea. Ilan lang ito sa mga nais marinig ng mamamayan mula sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ang State of the Nation Address ay nakasaad sa konstitusyon bilang isang obligasyon at tradisyon na ginagawa taon-taon. Layunin nito na ilatag kung ano ang plano ng Pangulo para sa bansa at magmungkahi ng mga batas sa Kongreso. Ito ang magiging kauna-unahang SONA ni Marcos. Ang Pilipino nais malaman ang plano sa pagpapababa ng presyo ng bigas, petrolyo at pagtanggal sa jeepney phase out. Ang gusto ko lang marinig na galing sa kanya is yung mga pinangako noong kampanya na ma-accomplish niya within 100 days or 6 years na panunungkulan. Dahil hindi naman instant agad na matutupad eh. Unang-una yung sa presyo ng gasolina sana. Nakakaramdam naman tayo subalit ng maliit na pagbaba. Sana madagdagan pa yung pagbaba niya. Ang hiniling po sana namin na kailangan sana hindi matutuloy yung phase out. Kasi nagpapahirap sa mga driver at operator po. Saka okay naman mag-modernisasyon. Yung baguhin na lang ang sasakyan, kumbaga, gagawin na lang yung mga luma, kung anong palitan ng mga ano dyan, palitan nila para magiging magandang sasakyan. Hindi yung palitan po ng unit. Nais din ng mga Pinoy na banggitin ang tungkol sa kalusugan, edukasyon, food security, kolaborasyon sa ibang bansa, paglaban sa fake news at korupsyon. Ang Department of National Defense naman, inaasahan na mauunang ilalatag ng Pangulo ang foreign policy at ang isyu kaugnay sa West Philippine Sea. Sabi ni Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, hindi pa tapos ang tulumpati ng Pangulo. Si Marcos kasi ang nagsusulat ng sarili niyang SONA speech at inaasahang matatapos sa Linggo sa Lunes. Mababanggit ng Pangulo ang tungkol sa economic plans, pagbubukas ng face-to-face classes, COVID response at food crisis. It's a work in progress. It's a moving thing. I think it's too premature to say right now that it's on its number of pages. Pero Secretary, wala pang sinasabi kung ano ang magiging priority bill, pero hiling ng ilang mambabatas, marinig ang tungkol sa pandemic recovery at karapatang pantao. Alinsunod sa konstitusyon, tuwing ika-4 ng Lunes ng Hulyo ang SONA na ginaganap sa batasang pambansa. Sa umaga magbubukas ang session ng mataas at mababang kapulungan ng bagong kongreso. Sa hapon naman magkakaroon ng joint session ng Senado at Kamara para pakinggan ang SONA ng Pangulo. Inaasahan na sa Lunes magiging makabuluhan ang laman ng SONA ng 17 Pangulo ng Bansa. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Hindi katulad ng mga nakaraang SONA sa Lunes po ay ipagbabawal ang pagsusuot ng mga damit na mayroong mensahe kaugnay sa politika. Sa memorandum na inilabas ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza noong July 20, bawal magsuot ng political costumes ang bisita ni Pangulong Marcos Jr. na taon-taon namang nangyayari sa mga nakaraang SONA ng Pangulo. Anya, maaari lamang isuot ay barong Tagalog para sa mga lalaki.
lalaki at Filipiniana sa mga babae. Binatikos naman ito ng mga progresibong grupo tulad ng Makabayan Block, pabiro pang tweet ng representative ng Kabataan Party List. Tila martial law ang ginagawang pagbabawal ng protesta at mensahe sa damit. Anila, ito ang unang beses na ipinagbawal ang pagsusuot ng political messages sa SONA. Pinabulaanan ni Executive Secretary Vic Rodriguez ang report online na nagbitiw na siya sa posisyon dahil sa umano'y pressure. Ayon kay Rodriguez, wala siyang ideya kung saan nanggaling ang issue at kung ano ang motibo ng nagpapakalat nito. Kabilang sa naturang online report na sangkot di umano si Rodriguez sa pangingikil ng 100 million pesos sa kilalang religious group kapalit ng posisyon sa administrasyon, bagay na hindi na nito pinatulan. We will only explain things that are coming from verifiable source or sources. But I know you understand too, if it's a fake news or bordering on chismis or marites, I don't think it is proper for anyone, whether a government functionary or an ordinary person, to be asked and made to explain. Hanggang bukas na lang ang voter registration para sa barangay at SK elections. Hindi na palalawigin ang deadline bilang paghahanda sa botohan sa Disyembre. May balitang A to Z si Giselle Simon. Isang araw bago magsara ang voter registration para sa barangay at sanggunian kabataan elections, dagsa ang mga nagdinais humabol sa deadline. Sa Maynila, umabot na ang dulo ng pila mula sa tapat ng LRT Central Station hanggang sa Araceros Park malapit sa Metropolitan Theater. Ang mga nasa malapit sa opisina ng COMELEC o bandang unahan ay kanina pang alas 2 pa ng madaling araw nakapila. Sa Quezon City, hindi pa sumisikat ang araw, ay mahaba na ang pila ng mga nais magparehistro sa opisina ng COMELEC. Marami ang kagabi pa nakapila at sa kalsada nagpalipas ng gabi. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na sumampa na sa mahigit 2 milyong bagong botante ang nakapagparehistro. Batay sa tala ng COMELEC, simula noong July 4, nasa 2.1 milyon ang bilang ng rehistrado, lagpas sa target ng komisyon. Natin based on historical records, ay aabot lamang tayo humigit kumulang 1 milyon bagong magpapatala. Lumampas na po tayo doon at ngayon nga po nalampasan na rin natin 2 milyon ng pagpapatala po ng mga bagong botante. Aminado si COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco na naging siksikan at mahaba ang pila sa mga tanggapan ng COMELEC. Kung kaya't nakikipag-partner sila sa mga shopping malls para sa satellite registrations. Natin hanggat maaari isinasagaw ating registration. At least po may ayos ang pila, nasa loob ng building, mas may aircon at higit po sa lahat mapatupad na lang maayos yung pila. Pero sadyaring anyang meron ilang mga lugar na walang access na malalaking mall. Kaya isinagawa na lang ang registration sa ibang venue tulad ng covered court. Magpapatuloy ang registration hanggang alas 5 ng hapon, July 23. Samantala, muling nanindigan ng COMELEC na hindi na nila papalawigin ang deadline. Alinsunod sa batas. Kung saan ang nagsasabi po na 120 days before an election, bawal na po magparehistro, bawal na po gumawa ng bagong presinto at bawal na rin po namin galawin yung existing na presinto. So, itutuloy ang voter registration sa kabila ng panawagan na ipagpaliban muna ang mismong election sa Disyembre. Ang ating mga halalan, lalong-lalo itong barangay at SK elections, ay nasa kapangyarihan po ng ating Kongreso. Tatalima po ang COMELEC sa kautosan ng Kongreso na batas nga po. Pero hanggat wala pong Republic Act, kami po ay patuloy na susunod at magko-comply sa Republic Act 11462 na ipatupad ang halalan po sa December 5, 2022. Bagamat nakahanda sa anumang senaryo ang komisyon, ayon kay Laudianco, sakali namang isa batas ang pagpapaliban, ay maapektuhan nito ang schedule na maagang paghahanda para naman sa May 12, 2025 National and Local Midterm Elections. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon.
Dumalo kanina si VP Sara Duterte sa Bohol upang ipagdiwang ang 168 Bohol Day. Sa nasabing event, naging keynote speaker ang pangalawang pangulo. Ayon sa kanyang talumpati, hinihimok niya ang mga Boholanon na magkaisa para matamo ang kaunlaran ng bansa. Habang binisita rin ni Inday Sara ang mga eskwelahan na naapektuhan ng bagyong Odette noong Disyembre, nangako na tutulong ang kanyang tanggapan para sa pagbangon ng lalawigan mula sa pinsalang tinamo nito buhat ng manalasa ang bagyo. Ilang buwan mula ngayon ay mapapaso na ang state of calamity na ipinatutupad noong kasagsagan ng pandemya. Kaya't iniutos na ng Pangulo sa DOH na reviewin na ito. Nananatili namang nasa low risk classification ng Metro Manila sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. May balitang A to Z CA Screws. Sa September, nakatakdang mapaso ang state of calamity sa bansa na ipanasa 2 taon ng nakararaan dahil sa pananalasa ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kabilang ito sa natalakay ng pulungin sila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kamakailan. He has instructed that this be studied thoroughly kasi maraming nakaduktong. If we lift the state of calamity by September, ang mangyayari dyan, nakalink dyan yung emergency use authority ng bakuna, nakalink dyan yung ating mga clearances or certificates ng ating mga COVID-19 drugs, nakalink dyan yung healthcare workers' benefits based on the law that was just enacted. Paliwanag ni Vergere, bagamat nais ng Pangulo na hindi magtagal, ay muli nang makabalik sa normal ang bansa, dapat daw ay masigurong kaya na ng bawat isa ang pagbabagong ito, kabilang ang mga ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa kalusugan. Kaya naman, and we have instructed Food and Drug Administration already to start informing our manufacturers and trying to coordinate with them sino na pwede mag-CPR. Para kung sakasakaling mas lift ang state of calamity, may magkaka-CPR na, hindi tayo magkakaproblema sa gamit ng ating mga bakuna as well as with our drugs. Bukod dito, mahalaga rin daw na maayos ang legalidad sakaling malift na ang state of calamity. Kaugnay naman sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, may tuturing pa rin daw na nasa low risk ang buong bansa kabilang ang Metro Manila kung ang lumang matrix ng pagbabatayan. Because of the continuing increase in the number of cases, ang National Capital Region is at moderate risk case classification. But let me just clarify, moderate risk case classification because the average daily attack rate is 6.25. So that means kapag kinostabulate dun sa bagong metrics, it is still at low risk. Gayunman, hindi pa rin daw dapat magpakampante ang publiko. Kaya't minabuti ni Vergere na bisitahin ang mega vaccination site sa Marikina ilang araw bagong July 26 kung saan ilulunsad din ang pinaslakas na bagong vaccination campaign ng ahensya para magpatuloy ang bakunahan sa ating bansa. Isa sa mga nagpabakuna ngayong araw, ang 22 years old na papasok ng cashier sa isang membership grocery. Pero bukod sa kailangan sa papasukang trabaho, takot din daw kasi siya sa bagong usbong na COVID-19 Omicron sa variant na BA.2.75. Required po kasi kailangan boosted na po. Parang na kinabahan, ganun. Tapos takot po talaga ako kasi yung mga sinasabi nilang magkakalagnat. Sinasabi nila this would be much transmissible compared to the other sub-variants of Omicron. Pero ang ebidensya para makapagsabi kung ito ay mas severe and critical ang pinoproduce, hindi pa kompleto. This is being monitored by our international epidemiologists and experts. Aalamin natin ano in the coming days. Sa pinakuling datos ng Marikina Health Office, lagpas 100% na ang nabigyan ito ng primary doses sa general population, pati na ang hanay ng mga nakatatanda o A2. Gayunman, kakaunti pa lamang nabibigyan ng kalawang booster lalo't kasi simula pa lamang nito kahit puspusan na rin ang kanilang pagbabakuna para tuluyang mahigitan ang target population. Sa huli, binigyan din ang Health Department na nakadepende pa rin sa pag-iingat ng bawat isa ang kahinatnan ng bansa pagdating sa COVID-19 response. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Susunod sa iba yung balita, kumakalat na usapin na may sakit si Putin, pinabulaanan. Habang US President Biden may COVID, kumusta na kaya ang kondisyon? Sa ating balitang A to Z Sports, Philippine Olympic Committee magbibigay ng tulong kay Pinay track and field champ Lydia De Vega na ngayon ay may hinaharap na problema sa kalusugan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z.
balik na sa normal na presyo ang kada piraso ng pandesal. Ayon yan kay Lucito Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Paliwanag niya, mahirap magdagdag ng presyo sa mga panaderya dahil hindi kakayanin ng mga consumer ang pagtaas nito. Sa gusto kasi nilang 3 hanggang 4 na piso, hindi na nabebenta ang mga tinapay. Ngayon, mas maliit pa rin ang nabibiling pandesal kumpara sa dati dahil pa rin sa problema ng mga magtitinapay sa mahal na presyo ng asukal. Samantala, sinusuri na ng Metropolitan Manila Water Sewerage System o MWSS ang hiling na dagdag singil ng Maynilad at Manila Water sa mga sineserbisyohan nila. Tiniyak naman ng MWSS na hindi bibiglain ang mga consumer sa panibagong water rate adjustment. Nauna nang nagsagawa ng konsultasyon at rate rebasing process ang Maynilad na susundan naman ng Manila Water. Philippine Consulate sa New York may babala sa Filipino community matapos tumaas ang naitatalang krimen doon. Yan at iba pa sa balitang A to Z Overseas ni Billy Torres. Nagpaalala ang Philippine Consulate sa New York na mag-ingat ang mga Pinoy doon dahil sa pagtaas ng krimen kasama ng hate crimes na isa rin sa problema sa Estados Unidos. Sa inilabas nilang abiso, umabot ng 37% ang itinaas ng citywide major crimes. Kabilang ang grand larceny na may 49% ngayong taon, robbery na may 39.2% increase at burglary na nasa 32.10% naman. Pinaaalerto rin maging ang mga bumabiyahe dahil tumaas din ng 55.5% ang kriming na itatala sa ganong sitwasyon kumpara noong nakarang taon. Mababatid na kasama mga Pinoy sa madalas na target ng racial attacks, lalo na ng mga may mental health issues at may criminal record sa US dahil sa anyo at kulay nito. Samantala, iginiit ng Kremlin na nasa magandang kondisyon ang kalusugan ni Russian President Vladimir Putin, taliwa sa mga kumakalat na may malubhang sakit ito. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, nag-meet siyang usapin nang makitang tila inuubo at may sipon si Putin sa pagpunta nito sa Iran. Paliwanag niya na bigla lang si Putin sa init ng panahon doon, kaya nakaranas ng mild na ubo at sipon. Tuloy pa rin sa trabaho si US President Joe Biden sa kabila ng pagiging positibo nito sa COVID-19. Naka-isolate ang US President habang kausap ang kanilang mga opisyal. Nakararanas ng bahagyang sintomas pero nabigyan na rin naman ng antiviral medicine na Paxlovid. Fully vaccinated at nakatanggap na rin ito ng 2 booster shots kontra COVID-19. Para sa balitang A to Z, Billy Torres. Bibigay ng 100,000 pesos ang pamunuan ng Philippine Olympic Committee kay Pinay Track and Field Champ Lydia De Vega na ngayon nakikipaglaban sa Stage 4 Breast Cancer. Ayon sa POC, bukod sa naturang medical assistance, ay tatapatan nito ni POC President Bambol Tolentino para makabawas daw sa alalahanin ng pamilya. Umaasa rin ito na mapagtatagumpayan din ng track and field champ ang pakikipaglaban nito sa cancer. Bago nito nanawagan ng dasal ang anak ni De Vega na si Steph para sa agarang paggaling ng kanyang ina. Sa aming pagbabalik, uso pa ba ang mabuting Samaritanyo? TNDS driver na nagsauli lang naman ng 1.6 million pesos mula sa kanyang pasahero, kilalanin. Manatiling nakatutok kayo ay nanonood ng balitang A to Z. Showbiz balita, idinaan ng actress-singer na si Maris Racal sa nakakatawang tweet nang nalaman niya ang tungkol sa kanyang digital billboard sa iconic intersection sa Times Square sa New York City. Ayon kay Maris, nahilo siya dahil dati naglalakad lamang siya sa New York Cubao. Pero ngayon, umabot na siya sa Times Square sa New York City, USA. Hindi naman nakalimutan ni Maris na magpasalamat sa mga taong nagtiwala sa kanya. Nagbigay din ito ng inspirasyon sa kanya para gumawa pa ng mas maraming
maraming musika. Ang naturang billboard ay para sa equal campaign ng music streaming platform na Spotify na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ang mga female artists sa buong mundo. Maliban kay Maris na feature rin sa mga billboard ng Times Square sa ilalim ng equal campaign, ang mga Filipina artists na sina Nadine Lustre, Bel Mariano, Julian San Jose, Kiana Valenciano, Reese Lansangan at Janine Tenyoso. Sa ating good news segment, umani ng papuri at paghanga ang isang matapat na driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS matapos ibalik ang nawalang 1.6 million pesos na aksidenteng naiwan ng kanyang pasahero. Ang driver po ay kinilalang si Juan Carlos Martin na taga Tondo, Maynila. Ayon sa kanya, isang Chinese national ang nakaiwan ng pera na nag-book ng biyahe sa kanya mula sa isang condominium sa Parañaque City hanggang sa isang mall sa Pasay City. Kwento niya, nilagay ng babae ang isang bag na naglalaman ng pera sa kanyang sasakyan at sinabi sa kanya na ibibigay ito sa kanyang kaibigan. Nilapitan din ni Juan Carlos ang dalawang Chinese national sa pag-aakalang sila ang mga kaibigan na tinutukoy ng ginang. Sa huli, hindi kinuha ng mga dayuhan ang bag na naglalaman ng pera. Dahil sa takot, nagdesisyon si Juan Carlos na dalhin at isuko ang bag sa Manila Police District. Laking gulat niya at naroon na ang dayuhan na nakaiwan ng pera. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbalik ng mga nawawalang gamit gaya ng mobile phone at wallet si Juan Carlos. Good job ka, Sir Juan Carlos. Tunay na kahanga-hanga ka. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi sa amin dito sa Balitang A to Z. Sundan at i-like lang kami sa aming social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the day ay mula sa isang American military office at unang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Ayon kay Washington, Kung ang kalayaan sa pamamahayag ay aalisin, kung gayon ang pipi at tahimik ang aakay sa atin tulad ng mga tupa sa patayan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas! Happy weekend!